Hello mga KPtid, it's been a very long time since the last time and I miss saying these lines, but welcome back to my channel! More than a year since my last vlog entry, and since this is my comeback, syempre dapat meron tayong mga pasabog sa ating vlog entry for today. At dahil dyan, meron pa akong inimbitahang bisita na nakilala hindi lang dito sa Tagum City, hindi lang dito sa Philippines, but even to the other countries of the world. Dahil na-feature po siya sa mga pinakasikat na TV programs ng Pilipinas. Isa na dyan ang Rated K, Little Big Shots, at kahit ang Kapamilya Mas Winner Ka ng ABS-CBN Davao. Kaya naman mga KPtid, huwag na nating patagalin pa. Papasukin na natin ating bisita for today, the Kampanya Kid himself, Claudio Hinampas III! Hi Claudio! Ito kasi yung Claudio, marami nagtatanong sa aking mga friends, mga kasamahan ko sa trabaho, kumusta na daw si Claudio, nasaan na si Claudio, ano nang ganap sa buhay niya. So this is the perfect time para kumustahin na natin si Kampanya Kid mismo, Claudio Hinampas III. Kumusta ka nanak? Ano nang mga ganap? Okay, so first of all, hello po sir. So daghan siyong mga ganap, no, o mga pagbago ang nahitabo, but goravels lang. So una-una is ano, physical changes, mentally and emotionally. Ano yung mga Charas. Physical changes? As you can see, sa nanay buhok yung mong along. Oo, eme po. Ano sir, as you can see, puberty hit us so hard. Mm-hmm. So medyo na, adyo tayong mga, dyan na to kalikayan. Eme kaayon ng mga dagan kahit ng mga wernalo. Pero, just embrace your flaws and insecurity. Sa mga academics karon, anong grade ka na ngayon? I'm turning grade 11, so yes. Anong track ang gusto ang planong? Ang akong track sir na gusto ko on my very very anticipated anticipated nga gusto na ako on na track is visual graphic design. Ah talaga? Saan school to? Sa Tagum National Trade School. Wow, so enrolled ka na? Enroll na mga mama, so pa-enroll na kayo, so Ah, bongga. So at least, di ba, patuloy pa rin yung studies. Yes, sir. The education must go on. So, laban. Okay, let's go to our first agenda kasi isa talaga sa mga very curious ako kasi hindi mo na-share masyado yung experiences mo nung narrated cake ka, nag-little big shots ka. So this is the perfect time. Gusto malaman namin mga fans, mga nakakakilala sa'yo, ano ba ang feeling na ma-feature sa rated cake, sa little big shots? Let's start sa word with sa rated cake. Ano yung pinaka-memorable experience mo sa rated cake? Eme! So yun na nga, sa rated K po. Sama neta, sir. Yes. Sama tayo sa Manila, di ba? Opo, eme. So yung kapat ay yung mama ko, si Sir Kapid, and ako. Doon kami nag-rated K sa, syempre, sa Manila yung shooting. First time makapunta ng Manila ang mama niya. Yes. Oo. So yun na nga po. First time nakasakay ng eroplano. Yes, that's true. Basta hindi ko ma-describe yung feeling talaga. Like, mixed emotion nung pagdating na sa airport. Sa airport? Pagdating na sa airport. Airport pa pa. Airport? Mama, kayo naman. So, no, tapos makasakay ng, tawag neto. Yun nga, yung aeroplano, tsaka makita yung mga buildings na kay tataas. Diba? First time mo sa Manila. Yes po. How was the feeling nung nakatuntong ka na sa Manila? Ay, eme mga mama, ang feeling dyan dito mga mama, di ko ka-get over. Siguro dyan kong tanaw, like eme, hala, uy, naitaas na building. Sundan ba dyan sa pinakataas na building? Like eme, John. Yeah, I could still remember, but agamay pa kayo ato, no? Gani, sir, uy. No, litaw na ka nga, imagine na yung pagkadalaga nga sa bahay. Eme! Okay. Tapos, let's go to the experience na kaharap mo na si Miss Karina. How was the feeling? Ayun. That is, di ba second day naman to, sir? Oo. Na nag-anot shooting day. Ay, mama, nag-ringkod ka lingkuranan, te. Di jud ko kahimutang kay magulat-magulat. Tulad man may alang, ano no, Ma'am Karina. Mm-hmm. Pagbabaan na sa van, te. Kisa dili masyakera, te. Kay lami kay pamanit.
Yes. Yummy kaglawas, di ba, sir? Babakay siya. Tapos baby face, yung aura, and then the professionalism. Eme! Professionalism. Di ba, sir? Paano mo nasabing professional si Ma'am Karina? Ask ka doon, naka-remember pa ka, sir, di ba naman tayo kasama na crew? Di ba, sir? Eme! Oh, Eme to. May pinagalitan na crew. Oo. Tapos? Tapos, ano, ang ginawa niya, like, okay, preset, like, go on that back on the top, like, from the top, eme, ganon. Tapos? Tapos, yun na nga yung professionalism niya. Tapos, ang ganda lang talaga. Like, ang ganda ng boses niya. Malumanay yung mga te. Pang-host talaga. Iba talaga yes, si Ma'am Karina. Yes, pang-odet ang tirada, charas, eme. Tapos, di ba, nagpa-picture tayo sa kanya. Yes po, sir. Sige, let's go ba, let's proceed now to the little big shot experience. Yung parang marami kang experience. Di ba, how long did you stay sa Manila? It's been a whole 1 week. Eme! It was 1 week. One whole week, di ba? Yes, so marami kang naliban na klase noon. Yes po, sir. Yes po. Tapos, what makes it very special kasi birthday mo that time. Yes. Birthday po talaga noon nung pumunta na kami papuntang Maynila. It was my birthday, August 9. That's why you can see in my vlog. Ay, charas. Na ano talaga, pagkadating doon, hindi ko po talaga akalain na mag-meet kami ni Vice. Actually, di ba, sir, surprise ba ako ninyo ata, sir, yes, na mag-GGB ba yata, sir, ha? Oh. Eme ba yata itong GGB, GGB ha? Sana siya noon. Trivia eme lang. Supposedly, part siya, mag-guess siya sa GGB. Kaya lang, hindi nakaabot kasi na-delay yung flight. Flight namin na mamama. Hindi siya nakaabot sa shooting ng GGB. Kaya, ang ginawa nila, Sir Billy, sa Little Big Shot, sinurprise ka. Sinurprise na lang po nila. Bring us back to that experience. How was the feeling okay facing Vice Ganda and all? Eme, kaino siya, no? So, pagkadating namin sa airport ng Maynila, charas! Eme namin ng airport, sir. Okay. Pagdating namin sa airport, sinundo kami ng van, staff ng ABS. And then, nakasakay na kami, sabi nung isang ano, staff, sir, na ano, na maganda daw ako ng script kasi may imimit daw kaming director ng LBS. Ah, okay. Oo. So yung mama niyo naman, nag-MM ka agad, gumawa agad ng script. Kasama yung ate ko, nagtulungan kami. Actually, yung kasama ko, na, hindi na kasi nakasama sa Sir Pinky that moment sa LBS. So, hindi na pinayagan ng principal. Yes. So, eme, ito nga mga issue. But anyway, yung mama ko, yung ate ko, tsaka ako yung kasama doon. Then that time, sulat na ng script, na eme kaayo kay without knowing na ang truth dyan ato is, i-surprise ko nila. So kung expectation dyan is, hala, board direct, ay ka ng director sa LBS, so kinala dyan ako, tarungan ako ng script. And then nag-ready dyan ko, nag-prepare, nag-eme ko, habang nagsakay ko, sige dyan kong tanaw sa kanang bintana, di ba sir? Tapos na ay mga lami ko dyan view ang ano, kanang mga tag-asking na building. Yes. So habang memorize ko, gatanaw ko, and then na-relax man po ko, at the same time, isulod na po sa kung muna-huna akong mga gipang sulat, and then na-memorize po na ako. And then muna ito, without knowing, pag-abot na mo sa ABS-CBN studio, namin sa dressing room, mga mama. Kulba na kay ko ato, kay, did you ko ka get over, kung kinsa ba dyan niya nga director, ako ang i-meet up. Oh. Sa dihang mga pila ka minuto, ay baka mamimit mo si Vice Ganda. Sabi ko naman, ala, like overwhelmed, like bakit ta Vice Ganda na yan, sir? So, ano ko, dili ko katuo kay basikatik-atik lang sa dihang, sir. Nakita mo ka ng mga, tawag ka ng mga lights, good sir, niya, mga kamera nga nagpalibot na sa gawas sa ano, sa dressing room. So dito na ko na shakera nga, ano, murag na something. Ano dyan, good sir, murag na something, dari ay. Tapos ako, ano, isa madjud ni. Tapos si Mama Anit, naglingkod lang dyan siya niya, wapod siya alamag na mamit na ko si Vice Ganda. Until ipagawas na ko, sir. And then makita dyan yung sa video na itong gimit na, kung nakita niya sa LBS, ito siya nga video, di ba sir nga. Ana lang ako reaction. Ah, di ba sir? Eh di ko ato mga si Vice Ganda akong na-meet in person. Uh-huh. Eme. So, upon seeing Meme Vice Ganda, ano na feel mo, di ba? Ay, maoy. Personally, ano siya sa maganda ba siya sa persona? Ano ba? Ano sir, first of all, ay, tao raman tana sila sir, no? Pero lahi pa dyan pag ka ng artista good, kasi naagay ka ng something sila sir, no? Nga, dili ka ka, ano, nga,
okay. Kasi kulang sa ko. Pero di ba ang ganda talaga ni Vice? Di meme Vice? Opo. Truth, jud na siya. And then, meme Vice, na siya floss. But, she embraced it. I'm telling the truth, pero laban. Di ba? The process is there. Tingnan niyo sa meme Vice ngayon, lumalaban. Then, I could still remember, may mga binigay siyang gifts. The gifts? Yes. Di ba kasi birthday mo daw, so binigay niya ng gifts. Yes po, may gifts. Sige, tell us about it. Ano lang good? Ano lang good to? At diba may bag? Bag and the notebooks po. Ginamit po? Wala. Hindi ko po talaga siya ginamit. Nasa na ngayon? Nasa sa kuang hidden box. Kay sentimental man kayo siya, eme. Wala yun. Init na kayo, no, eme. Tapos, so hanggang ngayon, nasa iyo pa yung mga gifts. Yes po, sir. Hindi ko po siya ginamit, tinarog, eme. Hindi ko po siya, ginalaw kasi sobrang sentimental siya para sa akin. It reminds me of something kasi when I grow up, eme! How was Sir Billy Crawford? How was he? Kani sir, eme po kayo ni sir, kay ang atong little big shot, should na ako nga portion na mag, isa lang na jud ko sa stage o ako anang time nga mag perform na, dili pa jud na ako time. Like, pinakalit siya ba? Shakira effect. Ana tong kuan. Ana tong tawag ani oi katong staff nila sir nga. Oi eme, si Claudio Hinampas. Siya ang isa lang. Eme, kay ikaw, upat na kung dapat kay isa lang ba? Tapos, kaning tulo, nag-back out man. May mga pag-back out na hitabo. Teka, ang pabalingan man ng mga contestant is, wala nila na, hindi nila kaya i-perform. Ang ilahang so pwede pa di ay nga dili pa padayon no. Opo, pwede pa. Like atong isa tong baby pa man to siya ba like siguro ano kaayo ka nang tawag ani ka nang sa kabata palagi tas naman yung stunt ay ka nang stunt noon. Yung performance kay himon is dili pa niya kaayo ma perform pagawas. That's why give out na lang siya sa iyang mothers and fathers. Eme. So ako na ang nasalang. Rin ako sa backstage. And then, sige na akong memorize ni Eme na dyan kaya kung ready ba ko or dili. Kay syempre, pinakalit good to. Tapos, napadyo ko sa dressing room ato niya. Sige na akong ganang, sige na akong memorize kung makaya ba na ako ni Shore Eme. Di ba, medyo taas-taas ang script. Taas-taas ko dito. Nakapasa ako before to perform. Ay, as in, dipasa din ko, ano to, Ma'am Sol, Eme. Kanina-member pa ako, Ma'am Sol. Yes. Ma'am Sol, shout out, Ma'am Sol. So, mga to siya, no, nanak ko sa likod. And then, Sir Billy came after, eme, came after. Kanina, ato siya sa likod, sir, ba? Tapos, ano siya nga? Hi, Claudio. And then, eme, kamay-kamayan ko niya, sir. Tapos, gwapo siya. Gwapo yun, guys, sir. Like, no. Eme, like, makatuok, sir. Like, ang iyang beauty, ang iyang kataspon. Perfect ideal man, eme. Eme, tapos the voice, mara gwapo siya talking voice. Eme, sir, boy, singing voice, diba? Bugno ka, ayaw mga ter, like, makaingungog ka, ikaw na lang, B, eme. Nana siya Colin Garcia, dai. Dani, maman mo, nana siya Colin Garcia, opo. So, kato, after the after show. After ato, nag-perform na ko, so hugyawan dyan ang mga madla dito, ano. After ato, nag-cut na, tapos, balik dressing room, sir. Tapos, rest sa a little bit. Bago may gitapok na po, nagkaon ni for dinner, then balik na po sa hotel. Eme. Isa ka question nga, ginapangutan sa ako sa mga friends, mga kailang na naka-witness sa mga journey. Naburoy talent fee ginahatag. Oy, eme na! I-share. Pero kung ano yata i-share. Okay, sa rated K, di ba natin talent fee? Nga in fact, sa kumino duman, naghatag ang rated K. Tapos, gatag sa kuha as the someone nga morag nag-manage sa imuha. And then, pagatan ako sa imong mama asya sir apil mo ko wala na ako gida wala na ako nikuha o wala na ako nikuan kay syempre the experience ako food for send ako maka ABS-CBN na libre tanan accommodation sa ABS so gatan ako tanan sa imong mama so that's 4 digit siya nga talent fee diba? Eme, yes, sir. Pero bitong sir, na siya, kaya rapod ba yung pato, kaya nga nung wala ni mo gidawat. Ay, okay, syempre, no. Kanang thankful na lang po nga na-appeal po ko. Utang kasi sir, ato mga, yes. Mga memen. Pero sa ito, big shot, mas marag mas ako pag nakwarta ato. Di ba? Naghatag mo ko ito sa'yo, mga sir. Naghatag wala po na ako gidawat to. Okay. Ay, eme, dyan kay ka, sir, no. Marag feeling namin, duman ako tama ba? 5 digits to siya na talent fee. Oh, yes, sir. 5 digits, five no. Digits, bongga! Bongga ABS-CBN, Kapamilya. Ano? Libre tanan, di ba, the accommodation, the food? Yes po, libre tanan. Like,
tanan jud pati eroplano sir, di ba? Hotel, yes, that's right. Transportation, and eme jud kayo sir, di ba? 1 week pa yun. Di ba sir, no? 1 week pa yun. 1 week siya ka dito. Dili mo dilalim sir, no? Pag masalang day kag mga ina nila. Sige daw, usaman yung mga experience yan. Daghan kayo siya mga orientation mahitabo. Yes. Oo. Like, dapat yung mga guide, kanang guidance counselor ba to? Uy, nga kanang itapok-tapok mo tanan mga kids. Tapos isa-isa mo magpakita yung mga talent para makita sa ubang kids. Mas siya workshop. Kung maragi ana sir, maragi na workshop na po ang iyang tirada kay na mga ano mga directors, na mga staffs, and also to mga parents. Kitanawon man imong performance. Sir, sa katong mga nakasabay sa little big shots nga batch, na po kayo na-friend dito. Naka-jud sir, labaw na tong Hapones. Itong hapon doon sa nga mag-anana sa garter. Ano sir? So, how about na? Nag-communicate yapon mo? Wala, wala na, na sir. Wala na, na nakatupong lalaki good sir nga mag-stand siya tapos yung ulo kay ituyok-tuyok sa ground. Ah, okay. Nabi ko ito siya PGT pero lumalaban po sila. Tapos ano po, katong light good sir, itong duha ka bata na LED light ilang ginapasiga-siga sa isa-iya. Kato sila kung mga nakasabayan and then katong itong baku girl, good sir. Baku girl? Katong bata ba nga kabalo magbaku? Ah, okay. Oo, baku. Eme ang baku girl. Ano siya ka ng construction. But overall, di ba, napaka-certoy mo, Claudia, na nagkaroon ka na experience. Ma-feature pa naman sa national TV rating game. Eme June. Little Big Shot. And Little Big Shot is an international show. Yes. Franchise lang ng ABS-CBN pa sa Philippine version. And aside from that, nakaibintahan din tayo sa Davao region na ABS-CBN. Kapamilya Mas Winner Ka. Naabot tayo talent fee ato. Ano po? Harap po tayo gamay. Nadili siya gamay. At least naka-ano po tayo. How was the experience with ato? Ano yung hindi mo malilimutan din sa experience na yun? Sa tanan man, sir. Uy, ako hindi dyan makalimutan ang biyahe-biyahe, good sir. Ang biyahe-biyahe? O, ang biyahe-biyahe, Jude. Why? What's with the biyahe-biyahe? Siyempre, mumatatag sa'yo, tas travel dahin ta. Tapos, habit ba't ang mga saag sa concert ha? Sa Davao. Sa Davao. Ano ba yung ito? And then, diba, the moment na nakapasok tayo sa studio, ano yung impression mo sa studio? Impression ako, yung ani di ay, wow factor. Naadyo yung mga X-factor, ang mga yung anang experience no kay, never I ever good nga makasunod ko yung anang nga. Diba, tapos pananaw to kay paningin natin sa studio masyadong maliit tapos opo, sa TV. Pero dako din siya guys, legit. Charas. Tapos isa din sa experience hindi ko malilimutan nung nagkaroon tayo ng free studio tour sa ABS. Yes, the Showtime pumasok effect. Pumasok tayo sa Showtime program. Tapos nakita na to ang ano sir, diba? PBB House. PBB House. Tsaka, ano pa? Katong mga ano sir, katong ilang mga studio, like magandang buhay, magandang diba? Buhay. Pag-lockout na kayo. Yes, makita studio na to sa mga side-side. And everything was for free, diba? Free correct. Access tayo doon. Correct. Okay. And so, thank you for sharing your experiences sa atin. Diba, makaigit, makaigitag sana all sa and experience. Then, and, okay. Siguro ang atong ma-advise sa tanan, no, let's not lose hope kay correct. Matakabalo, kung nalandyo kayo talent, ipagawa sa social media, in just one click away, pwede ka musikat. So, any message nga gusto nyo mahatag sa imong mga kaedad, mga fellow youth, nga na yung mga talent, Jude po? Ako po, personal Jude, before Jude na ako na-discover nga ano, thankful Jude kay ko no, nga na-discover Jude ko sa una kay, because of that moment, gibag o magbog ko sir, legit, literally Jude ba, kanang emotionally, physically Jude, ang kinabuhi na bago after ato nga mahitabo to siya nga momentum of truth. Eme, di ba sir, ang akong ma-advise lang sa ila sir is do the things you wanna do. Like, ano Jude, kanang grab lang. Pinaserwell pa, mo niya ang goal. Ana lang Jude, biskan dagang mga balakid, negativities, always be positive and laban lang sa goal. Ana lang, like goal. Ana lang, eme. Be positive always, ayaw lang sa COVID. Correct, eme. Ana Jude, correct Jude. Okay, at syempre, hindi pwede magtapos sa ating vlog entry today without giving a challenge sa ating Kampanya Kid. So, napanood na natin siya sa Little Big Shot na magkaroon ng kanyang campaign speech bilang isang senador. So, ngayon, ito challenge natin si Claudio na magkampanya bilang presidente ng Pilipinas. I am a kaya president. Mo ba yon, Claudio? Agree. Kayang-kaya. Accepted ang challenge. Accepted. Eme. Okay. Mga kababayan, ang ipinagmamalaki ng Tagum City, ang susunod na presidente ng Pilipinas, ang Kampanya Kid, Claudio Hinampas III. Handa ka na ba? Charas! Go, go, go ka na ba? Heto na!
3, 2, 1, what's up, kapuso kami, yatid! Ha! Kapuso, kapamilya, kapatid, nagbabalik, Claudio III, kurato hinampas. Oops, may pahabol pa yan ha. With the C, with the C, with the C, 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 with the H, with the H, with the H, H, H. Claudio, Claudio, hinampas! Emeh! At dahil nga papalapit na ang eleksyon, tatakbo ako ulit. Pero, may dalang pasabog. This time, not your grade 7 rep, even your senator, emeh, but your president, emeh. Mga kapinoy ko, kung ako ang ihahalal nyo bilang Pangulo ng Pilipinas, I die. Kasing bilis pa ng kidlat kung ako'y seserbisyo. Tulog ka pa, dilat na ako. Hindi pa man sumasapit ang bukang liwayway, nakahanda na ako, eme. Hinaing mo, idulog nyo, gawin nyo kung serapi tulpo. Problema nyo? Ay, day, bigyan natin ng solusyon. At sasagutin ko rin lahat ng katanungan nyo, kahit nga ang tanong kung bakit hanggang ngayon wala ka pa rin jowa. Eme, platapormang pangmalakasan, lahat makikinabang, pati mga chismosang kapitbahay dyan, makikiososyo, oo. At dahil nga sa pagbabagong hatid nitong pandemya, pati relasyon nyo ng bebe mo nawasak na dahil hindi kinaya na sa chat lang iikot ang buong storya. Pero kahit ganon, niyakap natin ang bagong panahon. Hinarap natin ang bagong bukas. Normalan? New normals! Cheers mga new normals! Cheers! Ako, ikaw, tayo, lahat binago ng dahil sa pagkain nila ng lintik na mikrobyo. Kaya naman, kailangan natin ng fresh, naka-rejuvenate. Igit sa lahat, may puso tapat sa mamamayan na lederato. Mga isyo ngayon, susolusyonan ko at lulutasin ko pa. COVID-19 ba ka mo? Ako na ang bahala. Sisikapin kong tanggalin lahat ng mga paniking nakaaligid sa bahay nyo para hindi na talaga kayo mahawaan pa. Pati mga musang na mas inuna ka pang husgahan kaysa alamin ang buong katotohanan, evict natin yarn! Evict! 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 Kakulangan sa vaccine at vaccination site? No worries! No worries! I got you! I got you! Magpapatayo tayo sa Philippine Sea. Tingnan lang natin kung hindi sila magsilayas. At vaccine! Gagawa tayo ng sariling vaccine para hindi na talaga magkaubusan. At take note, double purpose. Dahil pag gagalingin ka na nga, magkaka-jowa ka pa. Amen! Online class at modular ba ka mo? Ako na ang bahala. Dahil alam kong tamad ka, kaya bahay-bahay na muna. Sa programa kong push mo, edukasyon ko, na naglalayong bigyan ng lahat ng mga mag-aaral ng libreng wifi, laptop, cellphone, gadget, na pang 1 month lang ang itatagal. Eme, hindi po ako si Sir Willy, kaya wala po akong maibibigay na jacket. Problemado ka ba sa taas ng bilihin? Sa kuryente? Sa tubig? At sa iba pa? No worries! Pag ako talaga, pag ako ang binoto nyo, gagawa tayo ng QR code na nakakonekta sa bangko mo para gastos mo, bayad mo, eme. Pahirap, ay. Ang ugat ng lahat. Kaya sa mga mahihirap, ang puso ko. Dahil I do believe, Darla, na hindi uunlad ang ekonomiya ng bansa kung may mga mahihirap na naiiwan. Kaya naman, sa darating na eleksyon, piliin ang karapat dapat yung may puso't kaluluwa na handang makipaglaban sa North Korea. Because I truly believe na hindi lang ang presidente at ang kurap nitong kabinete ang pwedeng mamuno. Tayo, mga mamamayan,
eme, mga mamamayan, magtulungan, magkaisa, let's build, not build, then leave. Kaya naman, huwag kakalimutan, markahan na sa balota dahil nakikita ng aking mahiwagang balat ang tunay na pagbabago. Sa muli, Claudio III ko rato hinampas sa pagka-presidente ako'y... Pak! Eme! Tatatak! And I thank you! Yeah! Congratulations! Thank you so much, Claudio Hinampas III. Iboto niyo pagka-presidente, Claudio Hinampas III. Thank you so much, mga KPtid. See you sa next ating vlog. Thank you, Nat. Thank you, Claudio Hinampas. Bye, mga KPtid! Bye-bye po! See you on our next vlogs! It's a wrap, Emmy!